Noong dekada 70 habang umiiral ang martial law sa Pilipinas, mahigpit namang namumuno sa Cambodia ang Khmer Rouge. Isang rehimeng kumitil ng tinatayang milyong-milyong Cambodian sa isang genocide. Sa ilalim ng paumuno ni Pol Pot at ng iba pang leader ng Communist Party, ang mga mamamayan, lalo na ang mga profesional, ay sapilitang inilikas mula sa syudad at pinagtrabaho sa Bukirin. Ang sinumang tumutol ay pinapatay. Sa loob ng mahigit 3 dekada, nakaranas ang bansa ng gera mula sa mga puwersang nag-aasam ng kapangyarihan. Hanggang sa lubusang makalaya ang Cambodia noong 1996. Matinding hirap ang dinanas ng mga Cambodian sa kanilang kasaysayan. Ngayon, kasama ng isang Pilipinong gumagawa ng reforma sa bansang ito, papasukin ko ang Cambodia. Nandito na kami ngayon sa Battambang. 2 taon nang nakalipas mula nang unang magpunta si Kuya Ben sa Cambodia para tumulong sa bayan ng Battambang. Volunteer si Kuya Ben mula sa VSO Bahaginan, isang NGO na nagbubuklod sa mga volunteer at mga samahan, komunidad o ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang problema ng mga marginalized sector. Okay, dito na tayo. Ngayon, babalik siya para tingnan kung nagtagumpay ang kanyang pagsisikap. Wala kasing direct flight mapupunta dito mura sa Maynila, kaya nagpapalit-palit kami ng aeroplano hanggang makarating dito. Halos buong araw yung biyahe namin. So anong pakiramdam nyo na nakita nyo na yung lugar ulit? Surprise ako, ang bilis ng development dito sa Battambang. Yung huli ko sing punta rin dito sa Cambodia, natatandaan ko yung land travel na talagang sobrang hirap. Pero ngayon, mula sa airport papunta rito sa Battambang ay paved na yung kalsada. Oo, wala na tayo. At makikita mong malaki na yung development dito sa Cambodia. So, andito na kami sa hotel. Isang buong araw na biyahe yung aming binuno. Makarating lang dito. Ang Battambang ang pangalawang pinakamalaking bayan sa Cambodia. Ngunit gaano man ito kalaki, may tuturing pa rin itong isang probinsya. Sa katunayan, ito ang rice bowl ng bansa. Bago namin puntahan ang project site, pinatikim muna ako ni Kuya Ben ang pagkain Cambodian. Water snake, ahas. And this one, na maliit. Snake. Ito talagang marami dito sa Cambodia. Mga nakikita to sa mga pilapil. Nakikita mo yung isang buong ahas talaga siya. Kinoil. So ang pagkain nila dyan, i-unwrap lang yung coil niya, kakagatin na lang, crunchy. Ito rin yung mga kinakain ng mga Cambodians noong panahon ng gera. Meron pa palang daga doon, isa. Okay. Hanggang ngayon, sinaserve pa rin nila ito at delicacy na siya. Kinakain na ng mga tiga rito. Tikim tayo ng isang cricket. Bon appetit! Ay, sarap! Sarap! Very good! Good! Sa Pilipinas kasi, may nakain na akong ganito, pero mas malinis siya. Dito, buong-buo talaga. Pati yung ulo kasama, pati yung mga paa kasama. Ayos! Yung ahas naman! Sa aming paglilibot sa business district ng Battambang, larawan pa rin ito ng isang naghihikahos na bansa. Network also, ganun. So you see the name. Dito sa opisina ng Chrome Akpiwat Pum o Group for Village Development, nakilala ko si Reth, isang Cambodian na pumalit kay Kuya Ben bilang consultant ng mga NGO at ng mga magsasaka. So you can see, it's a typical office of NGO. So I think we had to remove our shoes.
Chimbrakso! Okay, how are you? Ipinasa ron ni Kuya Ben ang kanyang mga nalalaman kay Reth. We work directly with the community also. Mm-hmm. But the strategy of working there, mostly we, some part is development and some part is relief or we provide them things. Ang grupo ni Reth ang sumusuporta sa mga komunidad dito sa Batambang upang maibalik ang kalidad ng pamumuhay na nasira noong panahon ng gyera. When the band come to our organization, he has an idea that it would be good if this association will be transformed into the CBO. His idea is very good. If we practice to implement a CBO, it would be good for the community and also if the CBO grow enough, they can play the role for a stronger civil society. Dahil sa magandang kinalabasan ng pagpupulong, excited na kaming makita ang project site. Habang kami bumibiyahe, nadaanan namin ang ilang biktima ng landmines. So is it easy to remove? Siya si Him Yum, 58 taong gulang. 1986 nung mangyari ang insidente. Sundalo noon si Him. Naglalakad siya sa gubat malapit sa Thai border nang matapakan ang isang landmine. There were many landmines here before, right? Yes, it's many. Can you just explain the tattoo? Alo ai tu jol ai khla khla ba ni te to nu sa pu da. It's to protect, you know, like the velvet. Okay. That somebody shoot you and people can prevent it. And also like from by cutting. Okay. Yeah. But when he step on the mine and then just lost the leg only, but not die. Habang tinitinan ko ang mga tattoo ni Him, sumagi sa isip ko na katulad din nating mga Pinoy ang Cambodian, naglalagay ng kung ano-ano sa katawan bilang proteksyon. Hindi nga lang daw naging sapat ang mga tattoo sa katawan ni Him para isalba ang kanyang binti. Sa di kalayuan, isang matandang babae naman ang naputulan ng binti. Nangyari ang insidente sa mismong taniman na malapit sa kanyang tirahan. Oh! Wow! Ebe. So is it easy to remove? Easy? Easy? Okay. Oh, so. Okay. Ah. Nagkalat pa rin yung remnants ng gera dito. Isa itong piece ng artillery na pinutok daw ng Khmer Rouge sa bundok. Ginawa nila itong souvenir. Diga? Ah! May 30 kilos siguro to. Ang Cambodian Mine Action Center o CMAC ay isang institusyon na aktibo sa pagtatanggal ng mga natitirang artillery at landmine sa buong bansa. Pamana ng 30 taong kaguluhan ay ang libu-libong landmines na nakabaon pa rin sa lupa. Libu-libo na rin ang namamatay dahil dito.
Sa Banan Village, makikita ang isa sa mga proyekto ni Kuya Ben at Reth. Yung nakita natin ay 5 hectares na compound yon na pasture land na siyang capital na proyekto ng cow project. So nandun yung mga baka, mahigit ng 20 yung baka doon. At yung iba ay na-disperse na ito sa mga magsasaka para alagaan nila. So patuloy na dumadami ang mga baka at nagkakaroon ng mga mamayan, mga magsasaka ng mga baka sa kanilang mga sakahan. My dad also has a project with IPs in our country. And what they do is, they also have a cattle breeding program. If the people are keen to work on this project, they will develop their own attitude and behavior to practice the field. So, it is on the community side. So you are changing their mindset? Yeah, changing the mindset of practicing the for their own development. Ganitong-ganito rin yung project ng daddy ko nung sa Zambales. Nagsimula sila sa 10 baka hanggang lumago yun sa halos 100 yata. Kaya naman nakakatuwa na dito sa Cambodia ay ginagawa na rin nila yung ganitong proyekto para sa kanilang mga livelihood projects. Dahil nasa proseso pa rin ng pagbabago ang pamahalaan ng Cambodia, karamihan sa tulong ay nanggagaling sa mga NGO. Sila-sila na rin ay nagdadamayan, makaaon lamang sa kahirapan. Actually, that's the key word before. You have to empower yourself. You cannot give what you don't have. Kabi-kabila ang mga palayan na natatanaw ko, kaya hindi malayo na ituring ang Batambang bilang kumakatawan sa rural Cambodia. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, may malagim na nakaraan ang bayang ito. Panahon daw ni Pol Pot, nagkaroon ng systematic killing ng mga Cambodians, karamihan dito yung mga professional, mga teachers, mga doctors. Pinapatay nila ito kahit mga monks. At itong kuweba na ito yung isa sa mga tinatawag nilang killing caves. Dito, una kinukulong muna sila doon sa taas pag medyo mahina na, dinadala rito at pinapalo sa ulo para mamatay. Usually daw, dito sa taas sila pinapalo, mahuhulog dito, tapos maiiwan na rito yung kanilang mga kalansay. So mula dyan sa ledge na yan ng kuweba, siguro mga 20 feet. Sabi nga nila, nung una itong cave na to, very historical. Dito nagpupunta yung mga lovers. Pero after nung Khmer Rouge time, naging killing caves na nga ito. Ito yung bahagi lang ng mga kalansay na nakuha dito sa kuwebang ito. Punong-puno daw ito nung after nung panahon ni Pol Pot, mga 1979. Ito ngayon yung isa sa mga legacy ng Cambodia na pilit nilang kinakalimutan. Why did the Khmer Rouge choose these caves? Because it's hidden? Because it's quiet and nobody know. I-accept nila ng mga donations dito. So, bago pa man maging Kili Caves ito, 1964 pa raw nandito na itong Buddha. So, nagpupunta yung mga tao rito para mag-worship. Pero nga, nung nag-start na yung regime ni Pol Pot, 1975, dito na pinapatay yung mga professionals. Sa kabila ng tila negatibong imahe na dala ng kuweba, nagpupunta pa rin ang mga tao dito upang magdasal. So yung mga parang bangka na yan, hindi lang para sa
panalangin para sa kapayapaan ng mga spirito. Ilalagay daw nila yan para makakuha din sila ng luck para sa lottery. See, like, spirit boat, in life, spirit boat. Spirit boat. Boat spirit. Or perhaps the person who put that there won the lottery. Won the lottery, yeah. Yung mga marami kang makikita ganyan, makikita mo may English na script. Nag-donate sila para malagay dun yung pangalan nila. Satuk tanah song jum po sop satuk ka song ban sekri sok sekri jibra na yu 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 ban tak sok ka. Ang sumunod na proyekto ni Kuya Ben at Rhett ay ang binuong CBO o Community-Based Organization. Grupo ito ng mga magsasaka. Yung mo pini, Pichinam. Ba, okay, I still remember. Yes, yes. This is a significant change. Kung ang isang CBO ay walang opisina, chismis lang yan. Nag-establish ng opisina. There is an office. This is the office of the CBO. Oh, very good. I am very surprised. No? 2 years ago, you had no office before. Titingnan niyo, walang pinagkaiba ito sa Pilipinas. Para lang tayo nasa Mebay Siha. So ang project nila rito, ang tawag doon ay Rice Bank. Yung NGO ay nagpapiram ng mga seeds. So, dinidisperse yan sa mga farmers. Oh, ayan ang pagmamalaki ng Pinoy. Kapag nag-volunteer, talagang trabaho talaga. So, sa dami ng mga volunteer organizations dito sa Cambodia, yung mga Pinoy talaga ay medyo... Very famous ang Pinoy pag nag-perform. Talagang sinasaluduhan, hinahangaan. Katulad nung sa Bicol, organic rice din ang itinatanim dito sa CBO ni na Ben. Sa Camarines Norte, parehong proseso din ang itinuro ni Kuya Ben upang makatulong sa magsasaka. Tamang pagtatanim at pagbebenta ng organic rice ang kailangan upang makaahon sila sa kahirapan. Katulad ng minimithi ni Kuya Ben para sa Cambodia. Mga organic rice pa ito ng Cambodia. So masarap ito. Actually, ito yung kinukuha ng Thailand saka Vietnam. Kinukuha nila sa Cambodia at yun ang ina-export nila. At maaaring nakakarating pa ito sa Pilipinas. At sasabihin nila Thailand rice or Vietnam rice, yung pala galing Cambodia. Masaganing ani ng mga palay inaasahan sa mga susunod na buwan. Nagbunga rin ang kanilang sakripisyo. Dahil sa Batambang pumunta ang karamihan sa mga Cambodia na inilikas ni na Pol Pot upang maging magsasaka, karamihan sa mga komunidad dito ay sadlak sa kahirapan. Marami din sa bagong henerasyon ngayon ay hindi nakapag-aral. Kaya ganun na lang ang pagpupursigin ni na Kuya Ben at Rhett na maturuan ng mga tao dito. We learned that the CBO in Philippines might be the potential, might be the best area to visit. So you think you can do what the NGOs in the Philippines are doing here in Cambodia? Yeah, of course. I believe that it will be happen. And the CBO grow in every village. That is one sign of stronger advocacy. Because in our future, the CBO is a strong voice to advocate to the higher level of government for their own need. Sa aming paglalakbay pabalik sa sentro, nakaagaw pansin sa amin ang higanteng estatwang ito. Siya si Tadambang Kranung, itinuturing na Diyos dito dahil sa kanyang kapangyarihan. Ang stick na hawak ni Tadambang ay nagtataglay umano ng mahika. Ito ang ginamit niya sa pagsupil sa kasamaan at pagtulong sa kanyang nasasakupan na huwag makaranas ng gutom at kahirapan. Isa din si Tadambang sa dinadasalan ng mga Cambodian upang iahon sila sa kahirapan.
Ngunit wala na sigurong tatalo pa sa surprise ang dulot nito. Sa Cambodia, matatagpuan ang isa sa pinakamaraming wat o temple sa rehiyon. Dito sa Batambang, ilang magagarang wat din ang nasilayang ko. Noong panahon ni Pol Pot, pinilit nilang alisin ang relihiyon sa bansa. Kaya't nakamamangha na nanaig ang pagiging espiritual ng mga Cambodian. So, how are you? Fine. Bibiyahe kami ngayong umaga papuntang Siem Reap bilang paghahanda sa aming paglalakbay pabalik ng Pilipinas. Bago kami umalis ng Batambang, naswertehan namin ang isang inuming lokal. That's palm wine. Sir, you want to taste? Sige. So this was made overnight? Wow. So this one is sour? Sour. Okay. Okay, so ferment daw siya overnight. Cheers, lovely. Galing sa Cheers. Palm juice. Cheers. Taste it. Oh. This one is sweet. I'm fine. Okay, okay. Taste test tayo ngayon. Ito yung sour daw. Ito yung isang sweet. Oo nga. Okay. Mas matamis. Pero ito para mas matapang. So yung sour, yung mas matapang, overnight ferment. Kasi ito raw, kaninang umaga just, lang. Just harvested. Okay. Ooh. So, the sweet. Isa sa tumatak sa aking isipan bago ko tuloy ang lisanin ng Batambang ay ang monumento na ito na gawa mula mismo sa mga gun barrel. Isa itong hugis dragon na nagpapaalala sa mga Cambodian ng kanilang kagustuhan na huwag nang maulit pa ang karahasang kanilang naranasan. Nagpapagasolina na kami ngayon. Ito yung gasolinahan dito. LPG car. Ito yung gasolinahan nila rito. Tak-tak gasoline station. Ito LPG yung mga laki namin. LPG car. Nagawa nila. Para masukat yung kinakargang LPG. Kapatong na siya sa may kiluhan. Kung may mababawas na timbang, yun yung babayaran. Okay, biyahin ulit kami. Puntang Siem Reap. Iba yung atmosphere dito sa Siem Reap kaysa sa Batambang, talagang tourist area na to. Ang laki na lang pinagbago nitong Siem Reap mula nang huli ako nagpunta rito. Napakadami ng mga restaurants. Hello. Hi. Dami na nag-offer ng mga services dito, massage, kain, tour. Lahat dito mo na makikita sa central na business district ng Siem Reap. Ngunit wala na sigurong tatalo pa sa surprise ang dulot nito. Ang Angkor Wat, na ang ibig sabihin ay City Temple, ay isang nakamamanghang istruktura na naitayo noong 12th century. Nabuo ang Angkor Wat sa panahon ng kasaganahan ng Cambodia. Sa katunayan, ang templo ay simbolo ng kapangyarihan ng nooy kaharian ng Cambodia. Ang imahe nito ay nakadrawing pa sa mismong pera nila. Dahil ilang oras lamang ang aming itatagal sa Siem Reap, hindi namin ganong nalibot ang buong Angkor Wat. Ang ilang bahagi nito off limits dahil sa isinasagawang restoration.
Ang pagsasalba sa mga bato ng Angkor Wat ay katulad din ng mga retaso ng buhay na pilit binubuo ng mga mamamayan ng Cambodia. Katulad nating mga Pinoy, dumaan din tayo sa bangungot ng isang malagim na kasaysayan. Bagamat hanggang ngayon naghihikaos pa rin ang karamihan sa ating mga kababayan, hindi ito naging hadlang para ang isang Pinoy na tulad ni Kuya Ben, piniling lumayo sa sariling bayan, pumasok sa Cambodia para tumulong at magsakripisyo na ibangon ang kanilang kabuhayan. Ako si Rafi Tima at ito ang Eye Witness.